Biktima man ng asphalt, tuloy pa rin ang trabaho. Tinatayang nasa 18,000 pulis mula sa Region 4A ang naapektuhan ng pagbagsak ng asphalt matapos pumutok ang Taal Volcano. Ayon kay Lieutenant General Camilo Cascolan, ang nasabing mga pulis sa kabila na naapektuhan din ng pagbagsak ng asphalt, tuloy pa rin ang kanilang trabaho na iligtas ang mga sibilyan. Sa ngayon, hindi na muna nangangailangan na magpadala ng karagdagang pulis sa Calabarzon, pero may 2,000 pulis sa main headquarters sa Kamkrami na naka-standby kung kinakailangan. Diyan titingnan din yung mga taga 4A para at least mabalikan na nila yung mga pamilya nila at masuportahan nila. There will be an ACB that will be done by the National Headquarters through the DPCR as directed by the OIC, and we will be having search and rescue teams from those areas so that mapalitan din yung ating mga tao sa ground. Yung mga PNPA cadets ililipat din, and they will be of help also in search and rescue, and at the same time yung mga dapat gawin ng doon sa lugar na yon. All others, as said by Juan, there will be checkpoints so that at least relief goods that will be coming in will be able to go to areas that are not very affected by yung mga areas na hindi masyadong apektado, doon mo na didiretso mo relief goods, tatambay, and then the other municipalities and cities will have to sustain through those relief goods. Ayon naman kay OIC PNP Chief Lieutenant General Archie Francisco Gamboa, magkakaroon ng ambagan ng lahat ng pulis sa bansa para sa mga biktima ng pagputok ng Taal Volcano. Noong nakaraang taon, umabot sa 3 milyong piso ang naipon ng PNP para sa biktima ng lindol. I am asking the members of the Philippine National Police a 10 peso contribution, voluntary contribution, so that we can generate funds to help especially those of our Filipino those Filipinos who are misplaced by the reason of this disaster. So kung makuha na namin itong voluntary contribution, then we will ask Calabarzon kung ano yung mga kailangan nila, so that yun yung mga dadalhin namin sa Calabarzon. Samantala, bumili naman ng mga gargles, face mask at maging ng pala ang PNP para proteksyonan ng kanilang mga pulis mula sa asphalt, habang tutulong din umano sila sa paglilinis ng mga buhangin na binagsak ng Taal Volcano. Chong Malapas, Radyo Inquirer 990, Bayang Nagtatanong, mamayang nag-uusisa.